Hey, what's up, Ethical Nation? Once again, this is your friendly neighborhood Carl Serrano. And right now, andito na naman tayo sa panibagong kabanata na kung saan, as usual, wala pa rin poweran yung mga strategies na matututunan nyo kasi alam kong sawang-sawa na kayo sa mga ganong bagay. So sa video na ito, matututunan nyo kung paano ba kakausapin yung prospect na nag-inquire dun sa pinost mo sa Facebook. Okay, so ano yung dapat mong sabihin sa kanya? Yun yung pag-usapan natin ngayon. So right now, before I begin, I will assume, okay, na ethical yung post mo, yung promotional post mo. Hindi siya misleading. Okay, hindi ka nagsasabi doon na part-time tapos networking mo pala dadalhin. Okay, hindi ka nagsasabi doon na wala kang gagawin, kikita ka yung mga ganong-ganong schemes kasi tinitira yan ng mga nandun sa taas, which is yung government. So I assume na ethical yung ginawa mong post, ethical yung promotion mo, and alam ng tao na negosyo yung papasukin niya once na nag-inquire siya. So I will assume na ganun yung scenario. Okay, kasi kung hindi, hindi ka matutulungan itong ituturo ko sa'yo. Kasi kung meron kang kung unethical yung ginagawa mo, meron kang tinatawag na scarcity mindset or short-term mindset. So hindi mag-work to sa'yo. Okay, so assuming na kayong ethical nation na nanonood itong video na to, ethical yung promotion mo, ito yung step by step na gagawin mo kapag may nag-inquire dun sa post mo. So step number one is parang introduction siya. Mag-introduce ka ng konti and then mag-start ka na ng conversation sa kanya. So parang ganito, ito yung mismong script na ginagamit ko kasi gustong-gusto nyo yung script eh. Akala nyo magic pag ginamit nyo eh, makakapagpasali automatically. Walang ganon. Okay, so kung ganon yung in-expect mo, walang ganon. Kumbaga itong script na to, I do not recommend na i-copy-paste mo lang siya. O yung kukunin mo lang sa akin tapos ipipaste mo na doon kasi hindi siya magic word. Pag sinabing script, hindi magic. Script lang talaga. Kung anong meaning ng script, yun na yun. O hindi magic. So, ngayon ito yung sinasabi ko doon sa prospect ko once na nag-inquire. Assuming na nandyan ako sa position mo, okay? Nilalagay ko yung sarili ko sa position mo, yung mga walang automated system na yan, di ba? Walang mga ganun bagay. Kumbaga, manual. Okay, manual, iimbitahin mo siya tas or pre-presentahan mo online or may video presentation kayo, whatever. Kasi walang system, I assume na ganun. So, manual itong mangyayari. Kasi majority sa inyo, ganun yung ginagawa. So, ngayon, actually, ginagawa ko rin naman to before. Wala naman ako ng mga automated system na yun dati. So, ganito yung gagawin mo. Ito yung unang isasabihin mo sa kanya. Hello, prospect name. Let's say, ang pangalan ng prospect mo ay Bogart. So, gamitin mo yung pangalan niya. Hello, Bogart. Maraming salamat sa... Hindi naman maraming. Maraming salamat sa pag-inquire mo dun sa post ko. Pero before tayo mag-proceed, before ko sa'yo i-explain yung business, may mga itatanong muna ako sa'yo na konti lang. Okay? May mga konti lang ako itatanong sa'yo para malaman natin parehas kung magiging qualified ka ba sa team ko. Okay lang ba yun sa'yo? So, yun yung ginagamit ko na script. O yun yung tinatanong ko sa kanya. Hindi ko sinasabi yon kasi magic siya na kapag sinabi mo, mapapasali mo na siya na parang budol-budol ka. So, hindi ganun yon. Okay, ginagamit ko yun kasi totoo. Sinasabi ko yun sa kanya kasi totoo. Kasi i-qualify ko talaga siya eh. Para malaman natin parehas kung magiging qualified ka ba sa team ko. Kasi totoo yun. All throughout my videos, kung napapanood mo yung mga videos ko before, hindi ako basta-basta nagpapasali po. Okay, hindi po ako ganun. Na basta may pera ka, pakita mo sa akin, may pera kang pang-pay, papasalihin na kita. Hindi po ako ganun. Okay, hindi po ako ganung klase ng network marketer. Okay, alamin ko muna, kikilalanin muna kita. Aalamin ko muna kung magiging qualified ka ba dun sa team ko. So, ang pinakang requirement ko lang naman kasi talaga is right attitude. Diba? May right attitude ka. Willing ka matuto, willing kang i-apply yung mga matututunan mo. Well, that's it. Okay na ako dun. Wala akong pakialam sa skills. Bonus na lang yun kung meron man. Pero importante sa akin, attitude. Kung may tamang attitude ka, kahit wala ka ng skills, pasok ka sa team ko. Pero kung may skills ka, napakagaling mo. Pero wala kang tamang attitude, hindi ka pwede sa team ko. Maghanap ka na lang ng iba. So, ganun yun. Okay, hindi ko siya sinasabi kasi magic words yun. Sinasabi ko siya kasi totoo na gusto ko malaman kung magiging qualified ka ba sa team ko. So, yun yung introduction ko. Di ba doon sa last part ng script na sinabi ko sa'yo, tinanong ko, okay lang ba sa'yo? Na, which is yung tanong ko sa kanya na, sinabi ko sa kanya na, may mga itatanong muna ako sa'yo ang konting bagay para malaman natin parehas kung magiging qualified ka ba sa team ko. So, kapag sinabi niyang hindi, di wag mo. So, hanap na ako ng iba. Next na, ulitin ko, attitude. Diba? Ayaw niya, di wag. Maghanap ka ng iba. O kaya sabihin niya sa akin na, pwede bang direct to the point na lang? Sabihin ko, hindi. Hindi. Hindi pwede. Hindi naman direct na ganun. Pero sasabihin ko sa kanya, kung hindi direct to the point ko to,
hindi ko malalaman kung magiging qualified ka sa team ko. Pero kung ayaw mo naman na tinatanong ka, that's fine. Hindi to para sa'yo na business na to. Marami pa naman dyang iba. Hanap ka na lang. So, itong tinuturo ko sa inyo, it takes a lot of practice at the same time, right mindset. It will boil down back once again. Napapa-English na tuloy ako. Sa right mindset. Kasi kung wala kang right mindset, kung ikaw yung tipo ng networker na, naubusan na ako ng prospect. Napasali na niyan ako. Talo na ako na ako. Kung ikaw yung tipo ng ganong klase ng network marketer, hindi mo to gagawin in the first place. Okay, hindi mo siya gagawin, hindi mo siya apply, hindi mo siya maintindihan. Bakit? Diba? Naging queer sa akin, tapos paghanapin ko na, bakit? Diba? Kasi meron kang scarcity mindset kung ganun. Diba? Feeling mo na uubos yung mga prospect. So, hindi na ubus yung mga prospect. Sobrang dami niyan at hindi mo kayang ubusin yan. Promise. Kung ikaw ay merong scarcity mindset, hindi siya mag-work sa'yo. So, it will take a lot of practice para magamit mo to ng maayos. Kapag ayaw niya, eh di wag. Pinakita niya pa lang sa'yo in the first place na hindi siya willing. Eh, paano pag sumali yan sa'yo? Dahil pinawir-power mo lang, binaliw-baliw mo lang, pinakitaan mo ng maraming pera. Tapos tinuruan mo, oh, ito ang gagawin mo ha. I-invite mo yung warm market mo ha. Tapos ang sagot niya sa'yo, ayoko nga, ano mararamdaman mo? Diba? Tapos, since ayaw niyang gawin, yung itinuturo mo, hindi siya kumita. At hindi siya kumita, tapos bigla siyang bumalik sa'yo, sinabi niya sa'yo, scammer ka, hindi totoo yung ginagawa mo. Ano mararamdaman mo? Diba? Parang tanga lang. Tinuruan kita, di mo ginawa, di ka kumita, ako yung scammer. Eh, tanga ka pala eh. So, yung mga ganun bagay, kung napapansin mo dito sa binibigay ko sa'yo na example, kumbaga, isipin mo to ha. Intro lang yun ha. Nag-inquire lang yung prospect. Tapos, anlayo na kaagad nung sinabi ko sa'yo, this is what you call long-term na mindset. Diba? Iniisip ko yung mangyayari in the future kapag kung ano yung gagawin ko ngayon. Diba? Nakikita mo ba? Kapag naiintindihan mo to sinasabi ko sa'yo, very powerful ito. Simpleng bagay lang. Malit na bagay lang. Nagsimula pa lang sa inquire. Sa inquire pa lang, malalaman ko na kung may patutunguhan to sa team ko o wala, o kung magiging part to ng team ko. Kasi kung hindi nga siya open, eh di, anong sense? Di ba ganun yung mangyayari eh? Di ba, tuturuan mo, hindi niya gagawin. Tapos ikaw sisisi niya kapag hindi siya kumita. Tanga lang, di ba? So maraming ganun na nangyayari sa network marketing. Ang dami dyan. Yung mga negative sa network marketing, hindi naman ako kumita dyan eh. Diba, sumali ako sa ganyan, ganda nung company sila niya. Hindi naman ako kumita, hindi yan totoo. Pero kapag tinanong mo sila, ano bang ginawa mo? Gano'n ka ba katagal? Diba? In-apply mo ba yung mga natutunan mo? Hindi nila sasagutin. Most of the time, hindi nila sasagutin. Yung iba naman, ano, denial. Yung iba naman, wala, sisi lang. Hindi, siya kasi, hindi. Diba? Parang tanga lang, gugustuhin mo ba ng gano'n sa team mo? Gugustuhin mo ng gano'ng klaseng member? Kahit na sino, hindi mo gugustuhin ng gano'n. O ngayon, kung nakita mo yung gano'ng klase ng attitude sa mga members mo, alam mo nun dahilan kung bakit. Pasali ka lang kasi ng pasali ng kung sino-sino eh. So, ikaw rin yung sumisira sa sarili mo, sa team mo, para lang sa magkano na komisyon. So, naiintindihan mo, pag naiintindihan mo to, promise, napakalaki magiging breakthrough nito sa'yo. So, step number two, once na pumayag siya, actually, iilan lang naman yung itatanong ko, wala naman, minsan, trip, di ba? Kung baga parang minsan, wala lang, pinaglalaro ko na kasi pagdating sa mga ganitong bagay, prospecting, kasi may experience na ako eh. Pero sa'yo, huwag mong gagawin yun. Siyempre, huwag mong paglalaroan. Diba? Kung baga minsan, marami akong tinatanong, minsan, konti lang. Depende doon sa kausap ko, tine-check ko yung profile niya. Ulitin ko, tine-check ko yung profile niya. Tine-check ko yung profile niya. Hindi ako basta tira-tirang kung ano-anong pinagsasasabi ko. Ano mo yun? Isa to sa mga naging pagkakamali ko dati. Yung tanong ako ng tanong ng mga basic na bagay na nasa profile naman niya. Di ba, tatanungin ko siya, taga saan ka? Nandun sa profile niya. Nandun yung location. Nag-aaral ka pa ba? Andun din. Married ka na ba? Single? Andun din. So, alam mo yun, yung mga tanong na nandun na obvious, kaya nababad trip sa akin yung prospect, hindi niya kasalanan. Kasi obvious na eh. So, may kasabihan nga eh. Thou shall not ask what is obvious. So, isipin, obvious na tinatanong ko pa. So, chine-check ko yung profile niya, tinitingnan ko kung ano yung background niya. So, yun lang yung itatanong ko. Ano yung gusto ko malaman sa kanya, yung itatanong ko sa kanya. Most of the time, at tinatanong ko sa kanya, work. Minsan kasi hindi nakalagay. Di ba, ang nag-work siya, let's say, sa ano department store, pero nakalagay dun sa job description niya,
working sa puso mo. Anak ng toko yan, di ba? Working at Krusty Krabs. Ang putya saan yun? Ituro mo ko saan yung Krusty Krab para matikman ko yung Krabby Patty. So, yung mga ganong bagay, kaya tinatanong ko sa kanya yung work, ano ba ang trabaho mo ngayon? Anong source of income mo ngayon? So, doon pa lang, malalaman mo kung meron pang paying tong tao na to. Di ba? Hindi ka naman baka isipin nyo parang pera yung hinahabol. Hindi eh. May factor kasi talaga eh. Kung magpe-present ka ng iyong business sa may pera o dun sa wala, sino pipiliin mo? Kahit ako naman, pipiliin ko yung may pera eh. Kasi magsasayang ako ng oras dito sa wala. Alam mo yun, wala na nga pera. Negative pa. Tapos, kala mo kung sino pang may narating sa buhay. Umaasa lang naman sa magulang niya, di ba? So, papera pa ko yung sarili ko sa mga ganung bagay eh. Pero syempre, kausapin ko pa rin yun parehas. Di ba? Hindi ako magdi-discriminate. Pero at least may idea na ako. Di ba? Hindi naman porket tinanong ko, ano bang trabaho mo yan? Ano source of income mo ngayon? Tapos sinagot niya, wala. Isisinzone ko na lang siya. Hindi naman ganun eh. Di ba? Kumbaga, parang at least ikaw, nabibigyan ka na ng idea, papaano mo siya pe-presentahan ng business mo later on. Kumbaga, nagkukuha ka ng details. This is very powerful, my friend. I'm sure hindi to tinuturo sa'yo. Di ba? Kung tinuro man sa'yo, masyadong general, which is yung i-form mo. Di ba? Form. Family occupation recreation message. I-form mo siya. Paano? Basta i-form mo. Di ba? What? Kaya ngayon, tinuturo ko sa'yo specifically, ano yung form na pinagsasasabi nila? Ito yung very powerful na ginagawa ko hanggang ngayon naman eh. Sa team ko, medyo nag-switch, ano na lang ko, kumbaga parang nag-konting tweak na lang ako kasi may automated system, blah, 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 yung mga ganun bagay. Kaya adjust. So, tinatanong ko sa kanya, ano, source of income niya, ilang taon na siya, kung wala na yung edad niya doon. So, kumbaga parang mga casual na questions lang para mas makilala mo siya. Pero kailangan mo tong mga data na to. Single ba siya o married? Diba? Yung mga ganung bagay lang. Kagaya nun, nabanggit ko. Sa profile, kung nasa profile, huwag mo na itanong. So, ang pinakamahalaga na may tanong mo is yun, one, yung source of income niya. Para at least may idea kung paano mo siya pe-presentahan ng business. Next, step number two na to, actually. Kasama pa rin siya doon sa step number one, karugtong siya malamang. Step number two nga eh. Dito, sa step number two, tinatanong ko sa kanya, ito yung pinaka-importanting malaman. Kailangan mong malaman. Ano yung rason? Bakit niya gustong kumita? Okay, so let's say na yung promotion mo is more on about business opportunity, which is, I assume na yun naman talaga yung reason ba't pinapanood mo tong video na to kasi ganun yung post mo. So, I assume na yun yung pinost mo, business opportunity, earn, blah, 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 di ba? Tapos, I assume din na may disclaimer ka kung sakasakaling nagpapakita ka ng maraming pera or kung whatever, di ba, may disclaimer ka na hindi siya magiging madali. Actually, kapag ka ganun yung post mo, tapos may nag-inquire sa'yo, mataas yung chance na mapasali mo yun eh. Kasi nakita na niya yung disclaimer mo, pero nag-inquire pa din. So, ibig sabihin, ready siya. Di ba? So, hindi kasi nakikita to nung iba. Ang nasa isip nila, parami lang, parami, para kumita ng malaki. And hindi ko naman kayo masisisi kasi yung apply nyo, ganun lang ng ganun yung ginagawa eh. Di ba? Nag-ganun lang ng pera, di ba? Naka-abaniko na check eh. Hindi ko sinasabing mali yun, pero ang sinasabi ko lang kasi, nabibigyan kayo ng false expectation na parang ang dali. Di ba? Hindi siya madali eh. And kayo mismo, ayaw nyo na nasasabihan na scammer kayo, ayaw nyo nasasabihan na ganun, mga ganung bagay, eh yun yung pinoproject nila eh. Diba na parang scammer sila, ang dating eh. Kung gagawin mo lang rin yun, edi bahala ka sa buhay mo. Diba, kung gagawin mo itong sa akin, medyo mas mahirap to, medyo mas mabagal yung process, pero nakadepende yung bilis o bagal nitong strategy na to sa dami nung kinakausap mo. Just imagine kung may 100 prospect ka every single day. That's 3,000 in one month. Imposibleng wala kang mapasali. Kung wala ka pa rin mapasali, may mali na talaga sa'yo. O hindi na yun sa prospect. Wala nang kanalaman yung prospect mo doon. Okay? So ngayon, alamin ko kung ano yung reason why niya. Anong sasabihin ko? Ito na ulit. Script. Di ba? Pero hindi pa rin magic words to. Tatanong ko sa kanya. Okay, last question ko to. Actually, last question ko ba to? Balikan ko lang yung script ko ha. Hindi pa pala. hindi pa last question. So, sabi ko sa kanya. Actually, by the way, before I proceed, yung pagdating sa mga tanong, huwag mo siya masyadong damihan, ha? Huwag mo masyadong madaming tanong-tanong pa. Diba? Yung mga hindi naman na importante, katulad ng anong paborito mong pagkain? Anong favorite color mo? Hindi mo na kailangan malaman yun. Di ba? Ano bang pinasok? Business ba to? O yung, ano, ayun tawag doon? Yung autobiography. Di ba? So, hindi na yun. Hindi nyo na kailangan malaman yun. Importante nga yung sinabi ko, source of income. Pwede mo tanong age niya. Di ba? May experience na ba siya? No, buti na lang, nabanggit ko to. May background na ba siya sa business? Nasubukan niya na bang sumahan sa kahit anong networking dati? Di ba? Kung wala pa. So, yung mga ganun bagay, importante matanong mo. After that,
Reason why, ito na yung script. Tanong ko lang, sige, wag mo na isama yun kasi nagtatanong ka na kanina pa eh. Diba? Ano yung pinakarason? Bakit mo gustong kumita ng extra income? So, reason why na yun. First question na yun. Actually, minsan, sinasabi na nila, minsan, hindi. Diba? Minsan yung sagot nila, PTL. O, parang tanga lang. Diba? Parang yun yung sagot. Minsan, sinasabi na nila kung ano yung talagang totoong sagot. For example, tinanong mo yun. Sabi nila, eh kasi po, gusto ko po matulungan yung family ko, ganito, kinukulang po ako sa sweldo, palagi kami ginakapos, nagkakautang-utang, gusto ko tulungan yung magulang ko, gusto ko na mapauwi yung nanay ko sa abroad, gusto ko nang umuwi ng abroad, ng Pilipinas, umuwi ng abroad, gusto ko nang umuwi ng Pilipinas, makasama yung mga anak ko for good. Diba? So, yung mga ganong klase ng sagot, legit. So, may scam pala na sagot. Diba? Legit na sagot yun. Okay, mga legit na sagot yun. Kasi, coming from the heart. Totoo reason why yun. Diba? Sino ba naman magjo-joke lang gusto nang umuwi ng Pilipinas for good para makasama yung family niya? Walang abnormal na magjo-joke nun. Diba? Pag tinanong mo, seryoso ka ba? Ay, hindi, joke lang. Diba? Wala kang maka-encounter na ganun. Okay, sira ulo yun. Huwag mo na kausapin kung ganun. Pero what if hindi yun ang sagot nila? Minsan, ganito yung nagiging sagot nila. Kasi gusto ko lang. Diba parang tanga lang? Alam mo yung sinasabi kong PTL na sagot? Diba? Tinanong mo, bakit, ano yung pinakarason? Bakit mo gustong kumita ng extra income? Tapos, kasi gusto ko lang. Ha? O sige, bigyan kita ng piso. May extra income ka na. Umuwi ka na, ha? Diba? So, alam mo yun, hindi yun yung sagot na gusto mong makuha sa kanila. Gusto mong makuha sa kanila is yung madrama as possible. Diba? Yung madrama talaga. Yung totoong reason why nila. Okay, so, kapag ganun yung naging sagot nila, yung PTL na sagot, so, ito yung tatanong mo. Follow-up question. Okay, sabihin na natin na kumikita ka na ng extra income. Ano-ano naman ang may tutulong mo sa family mo? Alam ko, baga hinuhukay mo siya eh. Hinuhukay mo yung totoong reason why niya eh. Kasi, para saan ba to? Okay, itong sinasabi ko, bakit kailangan mo malaman yung reason why niya? Di ba pag nagkaroon ka ng bagong member, or ikaw na lang, o wag ng bagong member, ikaw na lang, di ba tinanong ka nung apply mo ano yung reason, bakit ka sumali? And I assume na tinanong ka talaga nila kasi baka, kung sakasakali mang hindi, baka amateur din yung apply mo, so maghanap ka ng mas apply pa sa kanya. And that's normal. Okay, minsan may ganun talaga. Majority sa inyo, I assume, kasi ako, nung nagsimula ako, tinanong ako, ano ba reason why mo? Basta ganun yung tinanong nila. Tinanong nila ko ano reason why ko, hindi ko na maalala kung ano yung eksaktong sinabi nila. Tapos sinabi ko yung reason why ko. Kasi na-realize ko na sa pagtatrabaho, wala akong mararating. Nakita ko na eh. Kumbaga nung nag-work ako sa Jollibee that time service crew 2013, October. Nang 2013 ako nag-start magtrabaho as a service crew. Ang dami kong nakikita doon matatanda. Tapos alam mo yung parang biglang pumasok sa isip ko, ito yung magiging future ko pag nagtagal ako dito. Kung wala akong gagawing bago. Kung aasa ako dito. Kasi sobrang hirap ng trabaho, kakapiranggut yung sweldo. Yung unang sweldo ko, 700 pesos. Alam ko, minus tax na yun. 700 pesos? 15 days yata ako nagtrabaho noon. Sobrang hirap. Alam mo yung pagod na pagod ako, umuwi akong pagod at puyat, tapos sobrang pagod. Pagtingin ko dun sa ano ko, sa payroll, sa bank account, this is yung payroll na ginagamit namin, 700! Uy, babe, putal pa yata yun eh. Sabi ko, alam mo yun, dun na kagad ako nagising na parang, what the f-? So, yun yung sabi ko, wala akong mararating dito, nakita ko itong mga to, matatanda na. Ano, magiging katulad ako nila? Sabi ko, hindi, ito yung gusto kong buhay. Gusto ko yung freedom, tapos sinisigaw-sigawan pa ako ng mga manager ko doon, which is normal, pag mabagal kang kumilos. Eh, as an introvert, noong mga time na yun, sobrang kupad ko talagang kumilos. And masyado akong antaw dito. Yung masyado akong maingat. No, kasi binubuhat ko noon, mas malaki pa sa akin, mas mabigat pa sa akin na sa inga ng kanin. So masyado akong maingat kasi natatakot ako baka madulas ako. Di ba, mapapahiya ako dun, malalaglagan ako nung ganung kabigat, di ba? So, maingat ako. So, masyado akong maingat pagdating sa pagbabalot ng kanin. Hindi pwede sa ganun sa fast food eh. Kaya nga, fast. So, hindi ako pwede sa ganung mga bagay. Kaya, doon ko na-realize, wala akong patutunguhan dito. And that's the time, na-encounter ko ulit yung networking for the fourth time. Ikwento ko naman yan sa Power and Ebook. Basahin nyo na lang yun kung hindi nyo pa nababasa. Madadownload nyo later on sa description nitong video na to. So, tinanong sa akin yung reason why ko. Kasi doon natin malalaman kung magtatagal ka ba talaga sa business or talaga bang you are, ano, kumbaga, destined. Actually, hindi ako naniniwala sa mga destiny na yun eh. Kumbaga, parang may chance ka ba para mag-succeed? O hindi perkat may reason why magsasucceed na. Isang factor lang yan. Pero isang malaking factor yan para sa mga baguhan. So doon pa lang malalaman mo na kung itong tao ba na to seryoso. Kapag tinanong mo sa kanya yung reason why niya, tapos sinagot niya yung reason why niya, malalaman mo kung seryoso ba talaga to. Baka pag nagbigay sa'yo ng mahaba, madrama na sagot,
seryoso to. Diba? This is a real deal. So, let's assume na yun. Sinagot na niya yung totoong reason why niya, yung deep reason why niya. So, okay. Minsan, hindi pa rin eh. Diba? Kapag tinanong mo ano-ano yung matutulong na sa family mo, minsan ang sagot, PTL pa din. Diba? Pag tinanong mo ng ganun, ang magiging sagot, marami. Diba? Parang tanga pa rin. Diba? So, kapag ka ganun, okay, ito na yung ikatlong tanong ko sa sakaling umabot ka sa ganung point. After nito, wag na. Mag-next ka na. Disqualify mo na yan. Okay, walang kwenta talaga kausap yan. Okay, ikatlong tanong is, ano-ano yung mga yon? Pwede mo bang i-share sa akin kung ano-ano yung mga yon? Ano-ano yung mga bagay na may tutulong sa'yo? So, kapag hindi pa rin sinabi, pag sinabi niya na minsan, may mga na-encounter akong ganito prospect and may encounter ka rin na ganun. So, ang may sinagot sa akin, yung mga financial aspects. Akala niya nagmukha siyang genius dun sa sagot niya, di ba? So, kapag kaganoon, dinidisqualify ko na. Minsan, sinisinzone ko na lang. Hindi ko na lang pinapansin. Pero, parang rude yun. So, ginawa ko, okay, sige, sa tingin ko, hindi para sa itong business na to. Kasi, ang kailangan lang namin dito is yung malalim yung rason para kumita. Okay, so, pwede kayo makakuha ng mga negative response pagdating doon. O, doon, nakita mo na kung ano talaga yung totoong attitude niya. Buti na lang. Hindi mo pinasali. So, yung mga ganong bagay. Okay, kapag umabot ka sa tatlo, pero parang tanga pa rin yung sagot, disqualify mo na lang. Grab ka ng iba, walang kwentang kausap. Okay, nagsasaya ka lang ng oras sa mga ganong tao. And after mo malaman yung reason why niya, let's assume, sinabi niya yung totoong reason why niya, yung deep reason why niya. So, ngayon, magpo-proceed ka na sa presentation ng business mo. Okay, hindi ko alam kung paano kayo nagpe-present. May ginawa naman akong video kung paano mag-present ng business. So, hanapin nyo na lang dito sa YouTube channel ko yon. Panoorin nyo and apply nyo. So ngayon magpe-present ka na. And pagdating sa presentation, maraming mga traditional networkers na tinatanong ako kung paano daw ba hindi maiindyan ng invite. So ako, hindi ako sumasagot. Actually, hindi ko nasasagot yung tanong niya. Ang sinasabi ko sa kanya, sorry kasi hindi ako nag-i-invite ng ganong way. So anong ibig ko sabihin? Hindi ako nakikipag-meet up sa invite ko. Okay, ang ginagawa ko is pinipresenta na siya online. Tapos kapag ka magpipayin siya, tsaka ko lang siya imi-meet. Kasi para sa mga hindi po nakakaalam sa inyo, meron ma pong Facebook sa panahon ngayon, meron pong Skype, libre po yung pag-video call doon. Kung sakasakaling hindi nyo po alam yun, di ba magpaturo po kayo doon sa nakakaalam. So para sa akin kasi very inefficient yun eh. Imi-meet ko, tapos pipresentahan ko pa. Tapos may chance pa na mag-isip yun, which is normal naman talaga nangyayari kahit na gano'n tayo kagaling mag-present. Basta ethical, okay, hindi ka nang babaliw, hindi ka nang kakakuno ng mga spillover na hindi natutupad. Hindi mo sinasabi na mabilis mo lang mababawi yung puhunan mo, mga ganong kalokohan ng mga unethical networkers. Ethical mo siya pinipresentahan. Mag-iisip pa talaga yan eh. Most of the time, especially kung yung pay-in yun, di rin birong halaga. Kasi sa ganun sa amin, di rin birong halaga. So, mag-iisip pa siya, i-follow up ko pa. Pwede ko naman putulin na yung ano na yun eh, yung pattern na yun. Kumbaga, kung sakasakali, pipresentahan ko na siya online. Kung anong gusto niya, pwedeng mag-video call kami. Pwedeng papanood ko sa kanya, which is yun yung ginagawa namin right now. Pinapapanood ko sa kanya yung video presentation namin, yun na nag-explain sa kanya. Tapos, after that, panoorin niya yung video, tinatansya ko yung oras. Let's say na yung video ko, 1 hour. Diba? Hindi man yata 1 hour yung sa amin. Let's say na yung video ko, 1 hour. Tatansyahin ko mga 1 hour and 15 minutes mag-PM ulit ako sa kanya. Tatanungin ko kung natapos na niya. Kasi before ko sa kanya i-share yung video presentation, sinasabi ko na muna, after matapos mo yung video presentation, mag-message ka sa akin para ma-guide kita sa next step. So yun yung sinasabi ko kapag video presentation. So most of the time, hindi nila gagawin yun. Okay, hindi sila mag-message. Especially kung malaki nga yung puhunan ng ano mo, nung business na ino-offer mo. So ngayon ako yung mag-message sa kanila. Doon na mag-start kung paano ko siya i-close. Doon ko malalaman kung i-follow up ko pa ba siya or hindi na. So, yung mga ganung bagay, kumbaga, tinanggal ko na yung hassle sa oras, hassle sa effort. Oras kasi magpe-prepare ka pa, magbibis ka pa ng maayos kasi kailangan presentable ka talaga. Pag imi-meet mo yung invite mo, tapos dadalhin mo pa sa office, tapos mamamasahe ka pa, tapos pwedeng pakainin mo pa siya, ilibre mo pa siya, or pwedeng ikaw yung kakain. So, tinanggal ko na lahat ng mga bagay na yun. Kasi bakit? Bakit ko pa gagawin? Yung mas mahirap, eh, nandito yung mas madali eh. Present kayo online. At saka at the same time, nakakaiwas rin yun sa Indian prospect. Kung ikaw mismo magtatanong sa kanya, ano ba yung ano mo? Ano ba yung preferred mo? Mag-meet tayo? Video call na lang tayo? O panoorin mo yung video presentation? Or kung nag-explain ka man sa chat, explain mo kung may script ka doon, di ba? May mga gumagawa nun eh. May script ka nung comp plan nyo. Ano ba yung gusto niya?
siya yung tanungin mo. Kung gusto niya makipag-meet, edi makipag-meet ka. So ikaw yung ano, kumbaga isipin mo na lang yun, siya yung gusto makipag-meet, i-engineering ka kaya nun, siya yung way gusto eh. Diba? So yung mga ganung way, kaya kung iisipin mo ng maigi, diba? Pagdating sa panahon na yun, sabi nga nung mentor ko, nung nagkukwentuhan kami previously, nagkukwentuhan kami about sa experience niya, nagtatanong ako, ganyan, dami ko tinatanong ko sa kanya. So, sinabi niya sa akin na, alam mo sa panahon yun, sobrang dali na mag-network. Hindi katulad dati, which is totoo naman. Walang mga ganito, Skype, walang mga ano, video call na libre. Di ba dati wala pang mga promo na load para makatawag ka only. Walang ganun. Di ba may kwento pa sila sa akin dati, magtatawag ka talaga, regular load, itatawag mo. Di ba? So, ganun kahirap yung network dati. Ngayon, hindi na eh. Bakit mo pinapahirapan yung sarili mo? Kasi sabi nung upline mo na successful nung sinaunang panahon, I completely respect him or her. Pero wala ka sa panahon nila eh. Andito ka na sa panahon natin, 21st century, mas information age. Ang bilis-bilis na. So, yun yung mga time nung na-realize ko yun. Talagang sumusuway na ako sa upline ko ng mga time na yun. Nagalit na galit sila. Pero para sa akin, anong ikinagagalit mo? Di ba nagpo-production ako? Nagpe-present ako online? Nagbebenta ako online? And kumikita ako? So, anong ikinagagalit mo? Hindi ako pumunta? So, yung mga ganung bagay pa, pagdating sa ganitong, pagdating sa ibang context, let's say may meeting kayo, na important na meeting, or may training kayo kasaming downline mo, ay kailangan mo talagang pumunta doon. Kasi andun yung downline mo, tapos ikaw wala, ikaw yung upline, di ba? So, may ibang scenario na yon. Pero pagdating dito, is yung sinasabi ko, presentation. Pagdating sa presentation, siya yung tanungin mo kung anong gusto niya. Ganun lang yung 3-step. Una, intro, tanungin mo, konting interview lang. Ikalawa, yung reason why niya. Ikatlo, presentahan mo na, tanungin mo siya kung anong klaseng presentation yung gusto niya. So, before I end, meron lang akong bonus na sasabihin sa'yo. Ang goal mo sa pagkausap mo doon sa mga nag-i-inquire sa'yo ay hindi para mapasali lang sila. Hindi yun ang initial goal. Ang initial goal mo is malaman kung sila ba yung tamang tao para sa team mo. Again, look for the long term. Always look for the long term. Long term. Okay, kung ayaw mo nung feeling na palagi kang nalalagasan, which is normal pa rin naman even though i-apply mo to, pero kung i-apply mo kasi ito, nag-build ka ng ganitong pamamaraan, yung long term ka mag-isip, tapos ethical ka, may mga malalagas pa rin, pero hindi mo sila mararamdaman eh. Kasi, alam mo yun, fraction lang sila ng team mo. Kumbaga, matutuwa ka pa nga eh. So, recently, nangyari yun sa akin. Natutuwa pa ako nung nalagasan ako ng team kasi buti na lang nalaman ko kung sino talaga yung mga hindi pwede sa team ko. Buti na lang. Kumbaga, hindi naman in a parang masamang ugali ko na gano'n. Pero hindi ko naman sinabi sa kanila, natuwa ako, buti na lang, nag-quit ka. Hindi ko naman sinabi yung gano'n. Pero natuwa pa ako. Kumbaga, parang grateful pa ako kasi nalaman ko, buti na lang. Maaga pa lang, nag-quit na tong mga to. So, hindi talaga sila para sa team. Hindi nila nakita kung anong vision ko. Hindi nila nakita kung anong goal ng team. May mga ilang natira. Sabi ko, ito yung mga totoong magiging successful kasama ko. So, pwede may mga malagas pa rin dyan, pero I don't care. Diba, kumbaga parang, hindi naman sila magpapayaman sa akin eh. Hindi ko naman sila inuobliga na sila yung magpayaman sa akin eh. Diba, ganun rin sinasabi ko sa kanila, hindi yung downline mo magpapayaman sa'yo, ikaw. So, sa tulong ng downline mo, pero kung hindi ka magre-recruit, hindi ka mag-i-sponsor ng mga bagong members, hindi ka magbebenta ng products, aasa ka lang sa mga downlines mo, walang nangyayari sa'yo. Diba, andun na yung point, yes, leverage, pero hindi mo sila aasahan. Kahit sino naman leader yung tanungin mo, diba, tanungin mo sila, yung mga leaders na successful na kilala mo, upline, dapat ko po bang asahan yung mga member ko para magpayaman sa akin? Sabi nila, hindi, magre-recruit ka. Diba, pag naka-recruit po ba ako ng dalawa, okay na? Yayaman na ako? Hindi. Walang matinong upline na sasagot sa'yo ng oo. Ng oo. Oo, dalawa lang yung kailangan mo. Diba? Power and upline yan kung ganun. So, yun yung bonus ko sa'yo. Huwag mo silang kausapin yung mga naging pair sa'yo para pasalihin agad. Na ang nasa isip mo, kailangan mapasali ko ito. Kailangan kumita ako. Kailangan commission. Diba? May tawag kami sa ganyan dati. Commissioner. Taga-commission. Yung nasa isip lang, commission. Diba? Chumeke. Kailangan kumita. May DR dapat ako. Diba? Kausapin mo sila para malaman mo kung sila ba yung tamang tao. Mahirap to. Mahirap na process. Pero kung ikaw mismo tatanungin ko, ano bang gusto mo? Downline o leader? Downline o potential leader? Regular na downline lang na nandyan, palamuti. Diba? Nandyan lang siya. Diba? Pero wala siyang ginagawa. Trip-trip lang yung sumali. O talagang builder. Potential leader. Alam mo naman kung ano yung sagot eh.
So, bakit yung kabaliktaran yung ginagawa mo? Recruit ka lang ng recruit ng kung sino-sino, online lang yung hinahanap mo. Di ba? Chamba lang. Chamba kung makalider. Chamba, chamba. So, yung mga downline na napapapasok mo, ayun, mga negative. Di ba? Pag hindi sila kumita, dahil sa kasalanan rin naman nila, negative, sisisihin ka. Ikaw may kasalanan yan eh. Kaya recently, meron akong pinost sa Facebook na lahat ng nangyayari sa atin, tayo yung may kasalanan. In a sense na, alam mo yun, kung isisisi nga natin kasi sa ibang bagay, sa ibang tao, sa pangyayari, sa panahon, anong mababago? Kasi hindi naman tayo mauubusan ng sisisihin eh. Pwede natin sisihin yun, sisihin, sige, sila ang may kasalanan, sila, siya, kasi pinanganak kasi ako mahirap, ito, yung tatay ko kasi ganito, yung nanay ko kasi ganito, yung kapatid ko kasi ganito, diba, yung upline ko kasi ganito, yung downline ko kasi ganito. Hindi ka mauubusan ng sisisihin eh. The more nasisi ka, nasisi, walang nababago sa'yo. Palugmo ka ng palugmo. So, ikaw lang rin naman yung may kasalanan kung bakit ganyan yung klase ng team na meron ka, kung may team ka man na gano'n, na palaging lagas, palaging nani-negative. Diba? Ikaw may kasalanan. So, I hope marami ka natutunan dito sa video na ito, and make sure, apply mo agad yung mga natututunan mo. And by the way, meron akong ginawa na intensive course pagdating dito sa topic na to, which is yung Facebook Groups Formula. Sa course na ito, dito mo matututunan kung paano ka magkakaroon ng maraming prospects sa pagpo-post mo sa Facebook kahit na hindi ka nag-Facebook ads. Though nagturo ako doon ng Facebook ads, basics about sa Facebook ads, kahit hindi ka mag-Facebook ads, makakakuha ka ng maraming prospects. So, doon mo malalaman sa course na yun. So, make sure i-check mo yun. Makikita mo yung link sa description nitong video na to. And kung meron kang mga katanungan, kung meron kang mga suggestion, violent reaction, mag-comment ka lang dyan sa ibaba. Sinasagutan ko lahat ng mga comments dyan. And make sure na kung nagustuhan mo itong mga natutunan mo, click mo yung like. Okay, like mo yan. And i-share mo to sa mga kakilala mo, sa downlines mo, sa teammates mo, sa crosslines mo na gusto mong tulungan, sa ibang mga networkers na gusto mong maging ethical din, katulad natin. So, share mo sa kanila. Very powerful tong, alam mo naman, marami kang natutunan dito sa video na ito. So, once again, this is Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So, see you next time. Again, maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. Kung sa Facebook mo ito pinapanood, make sure i-like mo yung Facebook page ko and i-click mo yung see first. And kung sakali man na sa YouTube mo pinapanood itong aking video, make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. So once again, thank you sa panonood mo and see you!